our beloved Boss Mike, Boss Mike. Cervera. Habang nasa duty, namatay habang nakikipaglaban, sundalo na handang ilaan ang buhay pero tinawag mong duwag. Maliban dito, mayroon na rin nagmatay. Isang babae na nireklamo sa RTIA. Oo. Si Adora. Si Adora. Mayroon ding isang nagtangkang mag-suicide. Nireklamo sa kanya. Oh. Pinagbantaan niya na sasampa ng kaso. Yun. Anong sabi ng lalaki? Huwag na lang. Magpapakamatay na siya. Diba? Thorny? Saklap? Pero ito bang mga sitwasyon na ito ay nagsilbing aral ba kay Senator Rafi Tulfo? Hindi. Ayaw. Tumigil ba siya sa kanyang mga salitang nakakapanliit, nakakadurog ng integridad? Kayo po ang humusga. Mas lumala ba nung siya ay naging senador? Ang titulong senador ba ay nagbigay pa yata ng lisensya? Nalaitin pati ang mga taong gobyerno sa mga miyembro ng kapulisan at sa lahat ng maaaring masalang na resource persons during Senate hearing. Kaya, parang wala na mabuti sa mata ni Senator Rafi Tulfo. Wala, siya lang ang magaling. Siya lang at siya lang at siya lang. Lahat na makikita natin at madinig natin sa kanya ay puro anomalya. Ang lahat ba ng mga tinatanong niya during the Senate hearing ay may nagagawa kaya siyang batas? O kailangan lang niyang isiwalat ang ibang mga anomalyang ibinubulong sa kanya para mag-viral? Marami siyang anomalyang ipinupukol sa mga resource persons. Pero meron ba siyang naisasampang kaso patungkol dito? Wala! Smugglers. Wala! Doctors na nambubuli. Wala! Doctors na nakikinabang sa sponsorship ng mga pharmaceutical companies. Wala rin. Ano pa? Marami na siyang ibinato. May nasampa bang kaso? Wala! Samantalang, marami daw siyang ebidensya. Hawak niya. So sa mata ni Senator Rafi Tulfo, karamihan sa resource persons ay tinatawag niyang INUTIL. Isto. PID. Ob-ob. Tiwali. Oo nga. Ang problema kasi ngayon sa nakikita natin, pinagsasabi niya kasi ang pagiging host ng RTIA at ang pagiging senador. Kaya nga. Yung issue sa RTIA, dinadala niya sa Senado. Oo! Oh. Di niya na siguro malaman kung kailan magtitimpi at kailan sasabog. Kasi sa RTIA, kadalasan ay sumasabog siya sa galit. Nadadala niya tuloy sa Senado dahil lumalabas na napag-iisa na lamang niya ang RTIA at ang Senado. Ipinangako mo noon na 200% ang ibubuhos mong oras kapag ikaw ay naiboto bilang senador. Pero noong April 2 and April 3, 2024, hindi 200% ang binigay mong oras para sa iyong pagiging senador. Dahil matapos ka magtanong ng iyong mga katanungan, lumipat ka kaagad sa iyong programa, sariling programa sa RTIA. Hindi ba dapat kapag ikaw ay wala sa hearing, inilalaan mo ang oras mo sa pag-aaral at pagbabalangkas ng batas? Hindi yang napapabayaan na lamang siguro ang paggagawa ng bill, draft ng bill sa mga abogado mo. Na kaya kapag kami interpellation, debate, nahihirapan kang sumagot. Said that the SEC states the domicile as something. You said that. What were you? Ako, yan na. Tulpo, hindi ka kasi nag-aaral na maigi. Oo, hindi nag-aaral. Ayan, no, tingnan nyo kung paano na pinagmukhang tanga ni Pia Cayetano si Tulpo rito, ha? Oo, panoorin nyo. What's that? I'm just asking for His Honor to repeat that because I will try to help His Honor clarify the intention. If he just repeats, what did you say, permanent residence or current residence? The place of domicile is the address written by the seafarer as his place of residence, his home address, Your Honor. Okay, Your Honor, what I am trying to explain is under Philippine law, there is a difference. Pia, galingan mo kasi hindi niya naintindihan. Hindi niya naintindihan. Pipilit niya yung kanya. Between domicile and residence. So in your standard employment contract, if a seafarer will indicate a particular address and it says domicile, then that is different from residence. If it says residence, then that is different from domicile. And
I would insist that Philippine law would govern. So the obligation of government is affected if he will not be able to return the seafarer to the place of domicile, because that is different, that could be very different from the place of residence. So it is important that His Honor tells us what is the intention. Where do you want the seafarer to be returned? Okay. I thought, Your Honor, my team already talked to your team and they already agreed on that matter. Your Honor, I will. It is the sponsor and I who will agree. No. I understand, Your Honor, but for the sake of brevity or for the sake of na para mapaiksi tayo. Pero kailangan mo nakakaintindihan tayo ng dalawa. Ito, Your Honor, magkakaintindihan tayo ng dalawa, Your Honor. Bakit natin pinag-aawayan yung domicile? Hindi natin pinag-aawayan. Tinanag ko lang po ang use of terms natin because they have significance, Your Honor. What's the significance? What is the significance, Your Honor? Domicile and place of residence? What's so important? Your Honor, your lawyer should be the one informing you what is the difference of domicile and residence. I've already been pointing out that there is a difference. If your team cannot... But Your Honor, like I said, under the MLC convention provision, domicile refers to the home address. And in the SEC, it's the same when the... Pipilit niya yung kanya. Pipilit niya. O hanggang sa ending niyan, magdadala na lang daw ng banig. Seafarer filled up his SEC form, place of domicile there refers to his address. In the MLC and in the SEC, domicile means home address. Your Honor, I am simply informing the sponsor that under Philippine law there is a difference between domicile. I understand, Your Honor, but it is already understood under the MLC provision, domicile means home address, and under the standard employment contract, which the kung ako tulpo, kainin mo na ng tuluyan yung mic. Sige. Gigil na gigil eh. Seafarer signed, the word domicile refers to his home address. Okay, so I will ask His Honor a question. When si Pia Cayetano, cool na cool lang. Si ano, galit na galit eh, no? Oo. Tanguna na ng tango eh. The seafarer indicates a home address. Yung po ba kaya ang kanyang temporary address sa Manila, o yung po yung kinoconsider niyang permanent home niya sa probinsya? Aling kaya ho yun dun? Yung point of hire is Manila. When you say domicile, yun po yung permanent address niya, Your Honor. As declared doon sa kanyang SEC. Kasi po doon sa SEC, idideklara mo yung iyong home address. At anong nakalagay doon? Domicile. Wala naman nakalagay doon home address. Nakalagay doon domicile. Your Honor, I am just putting on record that there are legal differences. Huwag po kayo magagalit. No, I'm not mad. May legal differences, Your Honor. Ayoko kong malito ang gobyerno at ang ating mga seafarers. Well, yung gobyerno po, malito. I'm sure. Sir, there are legal differences. So if we do not clarify... Hindi naman natin pwede baguhin na... Hoy, tulpo, makinig ka dyan. Ano sabi mo? Mali ako? Ha? Mali ako? Oo, mali ka. Huwag mo nang ipilit, tulpo. Oo. Kakahiya? Nakakahiya, tulpo. Ano na? Kung saan siya babalik in case of repatriation, because we're talking here of repatriation. So therefore, like you mentioned, and I've mentioned earlier, sa MLC, Maritime Labor Code, 2006, never kasi na-mention doon yung word residence. Ito, they always use the term domicile in referring to the seafarer after he or she's been repatriated. So may point din po kayo dahil Philippine law ang pinahiral natin dito. That's why much better kung gagamit tayo ng word residence. I see your point. On the other hand, dito po kasi sa MLC, maging doon sa contract nitong seafarer sa SEC. Sa standard employment contract, doon po. Sige na, pagsalitain mo na lang yung ano, assistant mo. Siya na lang ang sumagot kasi hindi mo alam, tulpo. Kababae. Sinusulat niya kung, kung saan ang kanyang permanent domicile, and never na-mention doon ang word residence. Kasi kung maglalagay tayo ng another word doon na wala po sa standard employment contract at wala po sa MLC, medyo magulo po yun, Mr. President, Your Honor. Well, Your Honor, magulo din po yun if under Philippine law, you do not provide for clarity
if you mean domicile or residence. What do you mean, Your Honor? Okay. What is your intention? At what point will the Philippine government be responsible, domicile or resident? What is the intention of His Honor in the draft? Okay, the domicile is same as the address given by the seafarer when he signed his contract doon po sa SEC, Standard Employment Contract. Ipipilit niya hanggang sa dulo yan. Huwag kayo magulo. Manood lang kayo. Doon po nakalagay yung kanyang exact address under the word domicile. Ganon din po doon sa MLC, yung word domicile ang means na yun po yung kanyang place of residence. And again, I would like to put it on record na I see your point, Your Honor, na this is Philippine law we're talking about. Dapat under Philippine law, gamitin natin yung word residence. However, since wala naman po yung word residence, maging sa standard employment contract na pinirmahan ng ating seafarer and maging sa MLC, baka magkaroon ng konting confusion doon because two different, doon sa dalawa, a domicile always been mentioned and never na-mention yung word na residence. Mr. President, Your Honor. Do I remember correctly that in the first part of His Honor's answer, he said in the standard employment contract, he would indicate as his domicile, his what did His Honor say? Place of residence, place of permanent residence? What was the statement made? Our declaration of permanent residence. Sabi niya kasi sa SEC. Nakalagay ng domicile. Hindi maintindihan eh. Ano sabi mo? Eh, may pinagsasabihan eh. Ano may pinagsasabi niya? Hindi maintindihan, oh. Pero tayo po kayo. Yan! Saan din sa SEC to? Oh. Okay. Hindi mo pa rin naintindihan? Tinuro na sa inong assistant mo, oh. Your Honor, sa kanyang standard employment contract, again, dun sa part ng repatriation, it refers to the process of returning seafarer to the point of hire or the seafarer's place of domicile. Yun po yung naka-specify doon sa SEC, Your Honor. But earlier, Your Honor, you said that the SEC states the domicile as something. You said that. Oo nga, sinabi mo yung kanina. Oo, sinabi niya yung kanina. Oo, sige, paso. What did you, what was that? I'm just asking for His Honor to repeat that because I will try to help His Honor clarify the intention if he just repeats. What did you say, permanent residence or current residence? The place of domicile is the address written by the seafarer as his place of residence. Sabihin lang niya sa akin kung ano yung amendments niya and I will say whether I accept or not. And if I do not accept it, then I will explain. Ang nangyari po kasi, pina-explain niya muna ako, bumabalik tayo sa interpretation, and then after ma-explain ko, pwede niyang yamin at pwede niyang hindi. Napapahaba lang po tayo. Bakit hindi lang po niya, Mr. President, Your Honor, sabihin na lang kung anong gusto niyang amendment, anong link. Shortcutin niya! Shortcutin niya! Yan ang gusto! Bakit ba kasi huwag niyong sundin yung proseso ng batas? Shortcut ang gusto! Ulit niyo eh. Ngayon, and then I'll say accept or not. If I don't accept, and I'll tell the good senator from Taguig why I'm not accepting. Para mapabilis lang po tayo. Kaysa naman po, kailangan pa muna ako magpaliwanag. Babasahin niya, kailangan pa magpaliwanag. And then hindi siya satisfied sa paliwanag ko, then magkakaroon ng debate. Eh, mali nga eh! Mali nga eh, paliwanag din nga, maintindihan ng PIA. At kapag halimbawa na satisfied siya sa paliwanag ko, then hindi na siya mag-amen. Umahaba lang po tayo, Mr. President, Your Honor. Kung gusto niyo po, maglatag na ako ng banig dito. Paglatag na lang doon ang balik. Oh, Pia, sagutin mo nga. Pia, sagutin mo ng ano, ng yung pang ano, pang insulto na hindi halata na bobo siya. Paso. Welcome to legislative work. Mga boss, maglalatag na ng banig ang idol nyo. Welcome sa inyo. Section 84. Mr. President, Your Honor. Pati simpleng definition, ayan na. Kailangang i-guide ka pa ng assistant mo na nasa gilid lamang. Oo! Lumalabas dito, Senator Raffy Tulfo, mukhang hindi mo na nabibigyan ng oras ang pagiging senador. Konting oras sa plenary session, konting oras during the hearing, pero lagi ka pa rin nakamonitor sa programa mo sa RTIA. Yan ang madidinig natin na sinasabi ng iyong assistant sa RTIA. Oo nga.
Kahit wala ka doon, masasabihin niya, nagmo-monitor si Senator Rafi Tulfo. Hindi, sir. Nakikinig. Sir, nakikinig po si Senator Rafi. Kailangan niya po ng exact... Kailangan niya po ng... Opo. Alam niyo naman yung kalagayan namin sa pangarap po. Kailangan, sir... Opo, sir, kailangan po natin ng exact date at kung ano po ang maipapangako or ano po yung masasabi niyo pong solusyon. Weekdays ito. Kung wala ka man sa RTIA, nagmo-monitor ka pa rin. Hati pa rin yung oras mo. Alam natin, Senator Rafi Tulfo, you cannot serve two masters at the same time. Correct. Pagiging host sa RTIA and at the same time, senador, paano mo magagawa yun? Mag-isip-isip kayo, Senator Rafi Tulfo, ano ba ang mas matibay? Mag-isip-isip ka, sabi ni Attorney Claire! Sakit mo na, Attorney Claire, ha? Oo, pag sinabihan ako na mag-isip-isip, parang wala akong isip. May isip ba to? Kasi Amerika. It's either magli-leave kayo sa RTIA para maging ganap na senador? Oo. O magre-resign kayo bilang senador para maging ganap na broadcaster at host Correct. Ng RTIA? Correct! Diba? Maganda na lamang. Ako po sa Tony. Tony, thank you ah. Tony Claire. Kaso yung kapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan. Huwag niyong tulugan ang inyong karapatan, sabi ni Tony Castro. Oh, sige na. Oo, muli, Mike Cervera po, laging nagpapaalala. Huwag ko ninyong kakalimutang mag-like muna bago umalis at mag-subscribe at mag-share kung kakayanin nyo pa. Oo. Mike Cervera po, laging nagpapaalala. Mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved, Boss Mike, Boss Mike, Cervera!